Land Transportation Office muling iginiit na kailangan munang magkaroon ng malinaw na guidelines ang no contact apprehension policy bago ipatupad. Ang seto ng balita mula kay Karen Villanda live. Angelique, muling binigyan diin ng Land Transportation Office ang kanilang posisyon na suspendihin na muna ang ipinapatupad na no-contact apprehension policy ng mga LGU. Kinontra nito yung lumabas sa joint statement na mga lokal na pamahalaan na kinakailangan na talagang ipatupad ang NCAP sa kanilang nasasakupan. Sa inilabas sa pahayag ng LTO, nais na muna nilang magbigay ng clear-cut guidelines ang mga LGU ukol sa mga violation na huhulihin ng NCAP. Nais din muna nilang isailalim sa testing ang ibibigay na guidelines ng LGU. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng spokesperson ng LTO. Yung gusto lang namin pag-usapan, yung technical aspect ng NCAP. Tapos yung mga concerns ng LGU sa mga transport sectors na nai-raise nila doon sa previous meetings namin. At saka yung balak namin i-review yung mga data sharing agreement na napirmahan na ng LTO at saka yung MOAS. Kasi ang purpose, ang gusto namin is to institutionalize the adjudication process. Kung pwede pare-pareho lahat para hindi ma-confuse yung mga motorist. Tapos yung aspect of online payment, capacity building sa mga enforcers at saka yung other matters like yung nasabi na ni Sir Dexter, yung mga fines. Sagot naman ng Quezon City Government, wala nga kailangang suspendihin dahil dinidisiplina nito ang mga hindi sumusunod sa batas at mas marami rin ang bilang ng mga sumusunod dito. Narito at pakinggan natin ang head ng QC Traffic Management. There's no need for suspension dahil once you suspend, babalik naman tayo sa dating gawain ng ating mga motorist na wherein they flagrantly violate the traffic rules. So tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap namin with LTO. Kasi ito ang issue, ano po yung rinerepaso? The high fine? Kailangan pa bang i-suspend natin dahil sa multa? Dahil ang pag-uusapan pa na mataas ang maliit? Hindi man yata kailangan i-suspend the system because of the fine. Ayon sa QCLGU, simula na mag-umpisa ang NCAP implementation noong July 1. Hanggang ngayon ay 80% ang ibinaba ng mga pasaway na motorista. Dati kasi umaabot ng 700 ang bilang ng mga violators sa QC kada araw, pero ngayon 100 na lamang. Angelique, bukas ay nakatakdang magpulong ang Quezon City Government at ang LTO para nga pag-usapan yung mga nailahad na issue patungkol dito sa pagpapatupad ng NCAP. Pero matigas ang posisyon ng QCLGU na hindi kinakailangan suspendihin ang NCAP. Angelique. Okay, mukhang magkakaiba ang kanilang mga pahayag. Kailan kaya magkakaroon ng tuldok itong usapin sa NCAP? At kailang din kaya sila magtatagpo na rin itong LGU at ang LTO. Angelique, ayon sa LTO, sa susunod na linggo ay nakatakdang magpulong yung lahat ng involved dito sa NCAP issue, no? Particularly yung LTO, yung LGU, yung transport group na may reklamo din dito sa pagpapatupad ng NCAP at sasamahan na yan ng MMDA. Ayon naman sa MMDA, ay bukas naman sila na magbahagi ng kanilang mga experience, yung kanilang mga guidelines dahil since 2016 pa nga, Angelique, ipinatupad ng MMDA itong NCAP. Nagkakaiba kasi, Angelique, yung sistema ng MMDA NCAP at ng LGU NCAP. Sa MMDA, lahat ng mga tauhan, kamera ay sa kanila nang galing. Unlike dito sa LGU NCAP, Angelique, sila ay nakipagkasundo sa ilalim ng public-private partnership. Ibig sabihin ay walang gagastusin yung lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nito dahil nag-invest yung private sector doon sa mga kamera. Kanina tinanong natin yung QCLGU kung magkano ba yung in-invest ng private sector dito, pero hindi sila nakapagbigay ng figures. Pero doon sa kontrata, sinasabi nila na 10 taon
kinakailangang bayaran ng QCLGU yung para mabawi yung investment ng private sector. Sinasabi din nila na yung pangungulekta ng mga penalty ay ang QC government ang gumagawa nun, pero naghahati nga ng 60% ang private sector at 40% na napupunta sa LGU. Angelique. Okay, Karen, iba pala itong NCAP ng LGU at iba rin ang sa MMDA. Pwede bang mahuli ng sabay sa dalawang kamera ang isang motorista? At pag ganun, magmumulta siya ng doble? Angelique, nilinaw din yan kanina ng QCLGU, no? At ang sabi nila, imposible na mangyari ito dahil bago sila maglagay ng NCAP camera sa isang lugar ay coordinated yan doon sa MMDA. At sinisigurado din nila na sila lang yung camera na nakalagay doon. Angelique, mabanggit ko na lang din, no? Ayon sa QCLGU, bukas sila pag-usapan yung fines nga na ipinapataw dito sa NCAP dahil nasa 2,000 nga yung kanilang first offense. Pero ayon naman ang stand dito ng QCLGU ay kapag binabaan yung fine ay uulit at uulit din yung mga motorista na gumawa ng violation. Angelique. Okay, maraming salamat, Karen Villanda.